Hello guys, for today's video, magdi-DIY po tayo ngayon ng ating helmet holder. Itong material na gagamitin natin ay galing sa sirang laptop security lock natin. Medyo mahaba lang ito, no? Kaya puputulan natin siya sa haba na sakto lang sa ating kailangan. Gamit tayo dito ng cutter pliers para maputol natin siya. At dahil nga anti-theft cable ito, medyo mahirap ito putulin, no? Kaya konting tiyaga tayo sa pagpuputol. Tutupin natin ito para mayroon tayong pansabit. So bago natin itupi ito, maglalagay muna tayo ng shrink tube para ito yung magiging kanyang selyo mamaya. So magiging ganito yung kanyang posisyon, no? So bago yan, ilalagay muna natin ang pang finishing cover natin mamaya. Shrink tube din ito, no, na mas malaki yung size. So ito yung pangunang cover natin, yung medyo manipis. Then itutupi natin ganito. Naisip ko na balatan muna yung parte ng kable na pagtatalian natin mamaya ng tire wire. At mas maganda siguro hinangin natin para mas makapit ito. A few inches later. So ito na, nabalatan na natin. So pwede na natin itali ito. Itong tire wire ang gagamitin natin. Babalatan din natin ito para dumikit yung hinang. Talian ko muna ng goma pansamantala para madali natin maitali yung ating wire mamaya. Ngayon, gagamitin na natin itong wire na binalatan natin kanina. Thank you.
So nahigpitan na natin at sa palagay ko ay tama na ito. Ang susunod natin gagawin ay hihinangan natin ito para mas lalong matibay ang kanyang kapit. Medyo tiyaga lang tayo sa paghihinang dito dahil hindi basta-basta natutunaw ang ating LED, dahil ang init na sa halip na sa LED lang pupunta ay na-absorb din ng ating cable, dahil heat conductor din itong ating cable na ginagamit. So tiyaga-tiyaga lang tayo, siguro ibabad natin ng konti yung ating soldering iron para uminit ng gusto. Ibababad pa natin. Ayan, kung makikita ninyo ay natutunaw na yung ating soldering LED at nanonood na siya sa loob na ating wire. Gumamit pala tayo rito ng 60 watts na soldering iron, no? Kasi pagka mababang wattage, mukhang hindi kaya itong tunawin. Kaya mas required na gagamit tayo ng mas mataas na wattage. Babaliktarin lang natin at hihinangan din natin dito sa kabila para mas matibay. Maglalagay lang ako ng konting flux at katulad ng ginawa natin kanina, ibababad din natin para mas matunaw ng maayos at para kumapit ng gusto yung ating hinang. Medyo mainit at gumapang na yung init dito sa ibang parte ng cable, no? Tapos na tayo maghinang, palamigin lang natin ng konti bago natin ilagay ang ating shrink tube. Dahil pag nilagay na natin kaagad ang ating shrink tube na mainit pa yung cable, masagi lang ng shrink tube natin ang mainit na cable ay mag-shrink na ito kaagad at hindi natin maipwesto ng maayos. Malamig na ito kaya ilalagay na natin na yon ang ating shrink tube. Gagamitan ko lang ng pliers para mag-shrink na maayos yung ating shrink tube. Tsaka natin iinitin gamit yung ating lighter.
Then, tsaka natin ilalagay itong ating second cover. So guys, ito na yung ating finished product. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo ay kung paano ko siya gagamitin. Okay guys, ngayon gagamitin na natin yung ating gawang helmet security cable. At dahil walang pansabit sa helmet hook itong ating helmet, isusuksok na lang natin dito yung cable tsaka sabit natin sa helmet hook na ating motor. At kapag nasabit na natin, kahit ipatong na lang natin siyang paganito, ay hindi na basta-basta mahuhugot yung ating helmet. Okay, yan lang muna ang maibabahagi natin sa inyo. Thank you for watching and goodbye.